usapan sa tampering, umiinit. Multang 1,000,000 piso, itinakda ng PBA. Nagtakda na ang PBA board ng karampatang multa para sa team officials o mga tauha ng isang team na mapatutunayang lumabag sa anti-tampering rule na ipinatutupad ng liga. Gaya ng madalas ninyong marinig sa mga sports news, lumikha ng kontrobersya ang pagsisimula ng unrestricted free agency sa pagpasok ng taon dahil maraming nagdududa sa mga naging kaganapan. Ang una nga ay ang tungkol sa paglipat ni Rodney Brondial sa SMB. Ang pangalawa ay tungkol naman sa point guard na si Enad Spinto na sa barangay Ginebra pumunta. Kahit paano, muling nabuhay ang interest ng masa sa PBA kahit tigil ang mga laro dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 cases. Sa kabila nito, muling tumutok ang mga PBA fans sa mga kaganapan sa unrestricted free agency. Ang mga fans ng team na mukhang nakaisa, natutuwa. Ang mga fans naman ng team na nalamangan, nagngingit-ngit. Tulad ng naipaliwanag na natin ng maraming beses, ang tampering ay iyong kakausapin ng isang player na magiging unrestricted free agent pero mayroon pang current contract sa kanyang mother team. Ang tanging may karapatan na kumausap dito kahit mayroon pa itong current contract ay ang mother team na maglalatag ng panibagong kontrata. Sa kaso nga raw ni Napinto at Brondial, may offer ang kanilang mother team ilang buwan pa bago ma-expire ang kanilang kontrata. Ang nangyari, hinayaan ang dalawa na mapaso o ma-expire ang kontrata nila sa team at bibinigyang pansin ang offer ng kanilang mother team. At yun ang dahilan kung bakit may mga lumutang na pagdududa. May alam na raw ba sila sa offer na naghihintay sa kanila mula sa ibang team? Kung mayroon na silang alam, sino kaya ang malakas ang loob na nagsabi sa kanila? Kung mapatutunayang mayroon na silang paunang abiso, maliwanag na iyon ay tampering. Sa Amerika, hindi ipinagwawalang bahala ng NBA ang kaso ng tampering. Binubusisi at malalimang iniimbestigahan ang bawat akusasyon at kapag napatunayan ay nagpapataw ng mabigat na parusa. Noong year 2019, nagpasa ng resolusyon ang NBA Board of Governors at itinaas nila ang penalty hanggang sa $10 million kasama ang pagkansila sa draft picks, suspension ng mga executive ng team at pagpapawalang visa sa mga pinapasukang kontrata. Pwede ring isailalim sa pagsusuri o audit ang phone records, text and emails ng team official na naaakusahan. Pero siyempre, laging binibigyang halaga ang aspeto ng innocent until proven guilty. Sa report ng spin.ph, sa pahayag daw ni PBA Commissioner Willie Marcial, ang alinmang team na mapatutunayang lumabag sa anti-tampering rule ay papatawa ng multang 1,000,000 piso, kasama nga ang iba pang punishment. Ang problema sa 47 taong kasaysayan ng liga, kahit isa'y walang napatunayang guilty ng tampering, ni walang naakusahan ng direkta. Ang pinakamalapit na na-achieve ng PBA sa usapin ng tampering ay noong 2014, nang tangkain ni Paul Lee na iwanan ang rain or shine para lumipat sa ibang team. Classic at may laman ang mga salitang binitiwa ni Coach Yang Giao na noon ay coach ng ROS. Ano raw ba ang pagkakaiba ng max contract sa rain or shine at ng max contract sa ibang team? Inimbestigahan ni dating PBA Commissioner Chito Salud ang planong paglipat ni Paul Lee. Kaso wala ring nangyari, walang napatunayan, hindi nga lang natuloy ang paglipat ng angas ng tundo. Krusyal sa PBA ang anti-tampering rule upang mapanatili ang kaayusan at pagkakapantay-pantay ng mga team sa pakikipag-deal sa mga player. Kapag ang anti-tampering rule ay laging napapaikutan, lalaki ng lalaki ang imbalance sa mga PBA teams at tanging mayayamang team na lamang ang matitira. Sana'y seryosohin ng ating mga PBA officials ang problema sa tampering dahil kung ito ang iiral, tiyak na mamamatay ang pinakamatandang professional na liga sa Asia. So ayan lamang po mga ka-Republic.
Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe at pakishare na rin kung di masyadong makakaabala. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.